Maraming Pinoy ang talagang nag-aabang sa magiging resulta ng mga paghahanda ni Kai Soto at pagsabak niya sa NBA draft. Pero sa totoo lang, ano nga ba talaga ang status ng draft stock ni Kai Soto ngayon habang papalapit na ng papalapit ang draft? Sapat na nga ba ang lahat ng pinakita ni Kai para umangat at piliin sa first round or second round? Magandang araw, this is All Hoops at samahan mo akong pag-usapan natin to. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para sa marami pang kwentuhan gaya nito. Sa dami ng mga galing na players ang kasama ngayon sa draft, halos magkakaiba ang projections ng mga sports websites at basketball analysts kung sino ang magiging top overall pick. Pero halos lahat sila ay naniniwalang big men ang makukuha sa first 3 picks ng draft. Ito nga ay sina Chet Holmgren, 7 feet, Jabari Smith, 6'10", at Paolo Banchero na 6'10". Kahit maraming athletic guards ngayon ang kasama sa draft, naniniwala ang mga scouts na mas papaboran ngayon ng mga NBA teams ang pagkuha ng mga big man. Tinitingnan na rin kasi nila marahil ang edad dahil mas bata na ngayon ang sumasabak sa NBA kaysa noon. Ito marahil ang dahilan kung bakit naimbitahan si Kai Soto na mag-workout sa ilang NBA teams. Ayon sa huling scout report kay Kai Soto, nanatili siya sa rank 78 at posibleng makuha sa second round o di naman kaya'y maging undrafted. Sa aking palagay, marami naman sila nakitang positive side sa laruan ni Kai. Pero hindi maiiwasan ang mga bagay na dapat niyang i-improve para mas maging angat siya kumpara sa ibang draft prospect. Ilan sa mga good side na nakikita nila kay Kai ay ang kakayahang maka-score off the dribble, disenteng laro sa poste at kakayahang makakreate ng shot. Isa pa ay ang pagiging solid rebounder at solid shot blocker dahil na rin sa kanyang height at pagiging agile. Ang mga kahinaan naman ni Kai na nakikita nila ay ang pagiging reluctant sa pag-take ng outside shots. Ayon sa kanila, madalas ay walang confidence si Kai sa pagtira sa labas kahit kaya niya naman ipasok ang mga yun. Nakikitaan nila si Kai ng pag-aalangan sa kanyang mga tira. Ito ang dapat i-practice ni Kai, ang psychological aspect kapag nasa loob na ng court. Ang pagkakaroon ng killer instinct at hindi nagdadalawang isip na tumira. Ayon pa sa scout report, he can be too passive on offense. Sa madaling salita, hindi daw aggressive si Kai pagdating sa opensa. Marahil nakaapekto na rin yung teammates niya at coaches sa Adelaide 36ers. Hindi siya masyado nabibigyan ng play. Ganun pa man, sino man ang teammates at coaches, dapat pa rin ipakita ni Kai ang kanyang willingness at aggressiveness sa loob ng court kahit gaano man kalaki o kaliit ang ibigay sa kanya na role. Sa kabuuan, maraming positibong bagay ang makikita sa laruan ni Kai, pero hindi may tatanggi na marami rin siyang kahinaan na dapat niyang ma-improve sa paglipas ng mga araw at panahon. Sa aking palagay, makukuha si Kai Soto sa NBA. Sa papaanumang paraan, mapa-first round man, second round or undrafted, naniniwala ako magiging solid role player si Kai kung ang mga kahinaan niya ay unti-unti niyang ma-improve at ipakita niya ang best version ng sarili niya kahit anong role pa ang ibigay sa kanya. Sa iyong palagay, makukuha kaya siya sa first round or second round? Anong reaction mo sa video natin? I-comment mo naman at babasahin ko lahat yan. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video nating ito. This is All Hoops at magkita ulit tayo sa susunod nating video.